Okay, mga ka-TH, welcome back to my channel, Kanjikin Treasure Marker Recorder. For today's video, gusto kong i-share sa inyo ang ating bagong ginagawa na long range locator with 3 antenna. Pero sa pagkakataong ito ay hindi manual. Hindi, ito ay fully electronics operated. Yung Bluetooth, naka-Bluetooth siya sa cellphone at saka frequency generator guided. So ibig sabihin, pag inon mo yung cellphone mo at nag-download ka ng apps ng frequency generator, ay i-coconnect natin doon sa long range locator na ginawa natin na may 3 antenna, na kaya makukonnect yung cellphone mo, galing sa cellphone mo kukonnect doon sa telescopic antenna via Bluetooth. So siguro first time nilang makikita ito na ako ay gagawa ng isang electronics na gadget. So para sa kaalaman ng lahat, dati akong computer technician, yung hardware computer technician. So napakaraming kong computer nung araw, dangan lang at nasunugan kami. Yung almost na 20 plus na computer na yun ay nasunog. So gusto ko sanang kalimutan muna yung mga paggawa ng mga bagay tungkol sa computer. Pero masyadong naging hamon sa akin yung mga gamit ng mga treasure hunter ngayon. At masyadong dinidegrade yung aking mga ginagawa ng mga manual na mga gamit, na yung kagaya ng long range locator ko, yung Japanese one, yung 3 antenna na manual din. So lahat yun ay belongs to dowsing tools, at yung aking L-rod na pag nag-close deposit, pag bumukas ay wala. Yun ay mga belongs to mga dowsing tools, at yun ay talagang nakaka-detect din yun. Talagang totoong nakakakuha yun. At marami ng testimony dyan na naipost ko sa aking Facebook, na marami na talagang nakakuha at mga nagbibigay rin ng mga balato. So, bakit ako napilitang gumawa o napilitan akong ilabas uli yung aking natatagong kaalaman tungkol sa mga electronics gadget? Kasi nga sabi ko, ako ay isang computer hardware technicians. So ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, tayo ay gagawa ng isang electronics na gadget na long range locator, na para siyang belong siya sa mga tinatawag nating mga AKS locator. Pero ito ay kakaiba sa lahat, kasi may AKS na meron ditong transmitter, yung ginagamit kong itim, ipipindot mo at magkoconnect naman siya doon sa aparato na yung nagtuturo. Pero itong gagawin natin ay kakaiba, dahil ito ay naka frequency guided. So isa-set mo yung frequency ng gold sa cellphone sa pamamagitan ng frequency generator, at pag naiset mo na, ay i-coconnect mo yung gadget via Bluetooth galing doon sa cellphone mo, at yung gadget naman na gagawin natin ay meron siyang Bluetooth receiver para marireceive niya yung ating hinahanap. So hindi ito kagaya ng ibang mga gadget na may mga wire pa na isasaksak, yung may mga nakasabit pa dito na nakakonek doon sa mga
So ito ay wireless na kasi Bluetooth na siya eh. Via Bluetooth siya. So pwede mo siyang dalhin sa ilalim kasi ang ating Bluetooth naman ay kahit wala siyang signal ng data or internet ay magkoconnect yan. So pwede mo dalhin sa ilalim ng iyong digging hole. So ano ang ating materials na kailangan? Yung materials needed natin na pinakakailangan. Okay, ito nga palang aking gagawin ay may ambag dito yung ka-TH natin at gamitin na daw na si ka-TH na Bonnie Mark. Nag-suggest siya sa akin at nagbigay siya ng mga idea na pinagtulungan namin buuhin kasi siya ay isang refrigeration air conditioning technician at ako naman ay dating computer hardware technician. So pinagtulungan namin na mabuo itong bagay na ito. At credit ang mga ganitong sistema ay sabi ko nga ay hindi pwedeng magawa ng walang katuwang. So shoutout sa iyo ka-TH na Bonnie Mark. So ang material needed natin na una ay siyempre unang-una ang itong ating tinatawag na Bluetooth receiver module. Bluetooth receiver, puro module yan, mga maliliit lang yan. At itong charger module. Kasi pag charge mo dyan, kailangan mag-charge itong baterya gamit ito. Ito yung mga nasa loob ng charger. Tapos, kailangan kung meron ka ng Bluetooth receiver, dapat meron ka nitong amplifier. Kasi maglalagay ka ng speaker eh. Para marinig. Kasi kung Bluetooth receiver lang at wala kang amplifier, so hindi maririnig, hindi tutunog yung speaker na ilalagay mo sa gagawin nating locator. At ito pang isa, ito naman yung light controller. So maglalagay tayo ng ilaw na LED light, dalawa, para mapagana natin ang ating gagawing invention. So ito kailangan natin itong carbon rod at magnetic wire. Okay, at kailangan natin itong double sided PCB board. So meron siya dito at yan itatabas-tabasin natin at idudugtong para mabuo natin. Nalagyan natin ng mga pihitan, ng mga switch, mga controller. Siyempre kailangan mo nito panghinang tsaka yung LED. Hindi mo maididikit yan pag wala yung LED. Okay, so hintayin nyo ang kasunod na video kasi magpapaliwanag ako mamaya ng tungkol sa mga piyesang ikakabit natin. Kasi ito na, naibigay ko na ang pinaka main na piyesa na dapat nating maintindihan dito para makakuha siya ng frequency magnetism na magko-control o magko-connect doon sa ating gagawing AKS locator na electronics. So ito ay kakaiba sa lahat. Mamaya makikita nyo meron akong nabuong isa. Itong pinakita ko sa inyo ay yung mga pre-materials pa lang. At sandali, ipapaliwanag ko muna yung mga function ng pangunahing piyesa na dapat nating ilagay. So, okay mga ka-TH, ito yung sinasabi ko na magnetic wire na kailangan mo lagyan siya ng carbon rod para maging coir, para maging core, para lumakas yung kanyang frequency
magnetism. So ito yung tinatawag na inductor and inductance formulas and equipment. So ito yung mga gumagawa ng mga tinatawag nating yung magnetism, yung electromagnetic. So ito yung paano gumagana kapag napasukan mo na ng current flows o kuryente yung itong magnetic wire na nasa nilagyan natin ng carbon rod. So if current flows, if current flow is loose on or stops, the magnetic field collapse. So kapag na hinto daw yung pagdaloy ng kuryente, yung magnetic field ay naihinto rin, collapses, and this happens in and uses more current flow in the wire. So kailangan pagkano tuloy-tuloy lang yung current, energy is released in the form of current flow. This current flow doesn't change. So kapag tuloy-tuloy lang yung kanyang current flow, yung energy ng kanyang magnetism ay tuloy-tuloy din. So ito yung pinakasimple na diagram para makabuo ka ng isang electromagnetic frequency. So may battery, may switch, ito yung inductor, ito yung ating magnetic wire. So pwede mo rin lagyan yan ang tinatawag na carbon rod, tapos resistor para hindi nagkakaroon ng pag-init. Kasi iinit yan eh. Magkakaroon yan ng tinatawag na magnetism kapag hindi ka naglagay ng resistor, walang resistance na ibibigay. So magkakaroon ng pag-init yan. So ito yung kanyang nagiging trabaho. Pagka gumagana na yung kuryente sa itong tinatawag na magnetic wire. So nakakapag-produce yung coil, ito yung coil, yung magnetic wire natin. Nakakapag-produce yan ng magnetic field sa coils. Tapos sa ilalim, habang umiikot siya, nakakagawa siya ng eddy currents magnetic field. At yung material na hinahanap natin, ito yung conductive. Bawa, ito yung gold yan, mga conductor yan, conductive. Yung mga metal, tanso or stainless, whatever, basta conductive, yan ay magkakaroon ng reaction dito sa tinatawag nating coils, induction, so magnetic field. So ito yung pinakaano niyan, yung kapag gumawa ka ng gusto mo magkakagawa ka ng isang magnetic field ay pag straight line yung ginawa mo sa isang magnetic wire, yan ay tinatawag nilang weak magnetic field. Kapag ikinoil mo naman yung pinulupot mo, nakalagay doon coil stronger magnetic field, so nakapulupot siya. Kaya siya nakakapag-flow ng magnetic. At kapag yung magnetic wire naman, nilagyan mo ng tinatawag na core o yung carbon rod, coil with core, strongest magnetic field. So, mas mataas yung kanyang nakukuha ng frequency magnetism. At ito yung kanya illustrations. Yung negative ay nasa north at yung positive ay nasa south direction. So, yun yung tinatawag na pasok ng flow of electric current. Okay, so ito yung sample ng ibang frequency generator na pre-download. Pero mas maganda kasi sa akin yung Smart Hunter. Kaya yun ang ginagamit ko na frequency generator. At yun ay inilagay ko na bilang pro. Kasi doon madali mong ma-set yung frequency na kailangan mo, itatype mo lang. Dito kasi, ano pa eh, ipa plus minus mo. Tsaka hindi pa siya pro. So, okay mga ka-TH, sana ay nakapagpaliwanag ako ng konti tungkol sa magagawa ng mga magnetic wire at saka nitong carbon rod sa pag-connect sa mga antenna para makapagpalabas ng frequency magnetism para
mahanap yung mga inductor na kailangan natin, yung kagaya ng ginto. Okay, so okay, ito na mga ka-TH yung aking nabuo. So meron siyang battery, nilagyan ko siya ng speaker, meron siyang tatlong antena. At ito yung sinasabi ko, yung carbon rod na to, ito yan, yun o. Yun. Nilagay ko dyan. So, nakakunik yan dito sa mga antena na yan. Yung carbon rod na yan. Yan. So, yan ang pinaka-connection niya. At ito yung ating binuo na mga pyesa na Bluetooth receiver kasama ng amplifier diyan. At ayan, ay nilagyan natin ang timer, yung pinaka-indicator. At so ito yung pinaka-charging niya, diyan mo ilalagay yung charging. So ito mga ano na lang to, mga parang menu. Tapos dito, pwede ka rin dito kung gusto mong naka-wire, kakabit mo dyan. Kaya lang laos na kasi, ayoko na nung naka-wire. Kasi kung gagamit ka ng ano, nung parang tumutunog, pwede mo dito ikabit. Yung pinaka parang may plato dyan. Tapos ito yung mga controller. Ito yung switch on. So, naka-bluetooth na siya. Ayan, tumunog. Naka-bluetooth na siya, ibig sabihin. Okay, so, mayroon na rin akong ginawang ano niyan, handle. Ayan. Ang walang kamataya nating brass tube. Kasi yung brass tube ay pwede rin nating lagyan ng power load na anti-decoy. Okay, so mamaya ay itetest natin itong bagong ano natin. So ayan, oh, naka ano na siya, oh, naka Bluetooth. Ibig sabihin naka Bluetooth. So naka Bluetooth na siya. At mamaya i-coconnect natin yung frequency generator natin dyan para malaman natin kung talagang yung nilagay natin na 19 Hz ay madidetect niya yung gold. At kung ano yung kanyang reaksyon kapag ka naghahanap na siya ng ginto. So, okay mga ka-TH. Ngayon ay moment of truth. Meron tayo dito mga gold wire. Ito yung gagamitin natin hahanapin, ititest na hahanapin. Itong ginawa ko na version ng AKS Electronics na naka frequency generator guided via Bluetooth. Okay, so ang una natin gagawin ay i-open natin to. Okay. So, nag-open na yung Bluetooth. Ang gagawin natin ngayon ay hahanapin natin yung aking dinownload na Smart Hunter. Ito yung Smart Hunter frequency generator. Yan. So ngayon, naka 00 siya. I-coconnect natin. Ayun o. Tumutunog siya. Ay nagba-vibrate yung kanyang speaker. Yan. So ngayon, ang gagawin natin ay iyahanap natin siya dito sa general settings. Lagyan natin itong test value ng 10 lang muna. Okay. Tapos yung ating ano, ay lagay natin sa right channel. At yung ating frequency generator hertz ay 19. Kasi yan yung ano ng ginto. Tapos ito ay naka external coil dapat. Okay.
nakikita nyo, napapansin nyo, nakakonect siya dito. Ito yung connection ng frequency generator. At yan, no? Tinuturo na yung ginto. So, pag-aralan nyo mabuti yung tunog ng malayo. Pag malayo, iba yung tunog. Ayan. So, tuturo niya yung gold wire. No? Tinuro na yung ating gold wire. At paglalapitan mo yan, mapapansin mo yung tunog. Bumibilis, oh. Bumibilis. So, tinuturo niya. So, pagka nailagay natin sa magandang lagayan, siguro magano rin to. Ayan, oh. Mabangga kasi sa braso ko, eh. Kailan lang kasi yung gold wire natin. So, yan yung frequency naman niya. Nakuha niya naman yung frequency. So, nagka 100 siya, yun, oh. Pagka malapit na, yun, oh, nagka 100, oh. Yan, pagka nag 100 na, oh. Pagka natatamaan niya na yung deposito, nag 100 siya. So pagka malayo, ito yung kanyang basa, oh. 7, 8. Pag ilalapit mo, ito yung target niya. Tuturo niya yung target at tatapatan mo. Bumibilis siya, oh. Ito yung ano, ito yung anong tawag dito? Prototype testing ng ating frequency guided, frequency generator guided via Bluetooth. So wala akong makikitang wire, walang wire na hawak at nakakonect yung ating gadget doon mismo sa ating ginawang ATS locator. Okay, mga ka-TH, kapag ito ay successful, magpo-produce tayo ng panglagay nito sa market.